Arlene, sa bahagi naman po ng kabataan party list, tingin natin itong economic charter change. Ito ay isang president's initiative. Hindi na matatanggi na galing sa mga remarks ng nakaupong pangulo, pati yung pagfa-facilitate niya ng mga pag-uusap sa pagitan ng Senate and House leaders. Hindi na po maikukubli ang kamay niya dito. At doon palang questionable kung galing ba talaga sa taong bayan ang pagtutulak na baguhin ang konstitusyon. Kasi malinaw naman na walang on-ground na clamor para sa charter change. At ang nagpupumilit na baguhin ang konstitusyon ay walang iba kundi ang nakaupong pangulo. Dagdag pa ang sinabi niya na isasabay sa May 2025 elections ang plebiscite para baguhin ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, meron ng mga valid na questions regarding the credibility of Miro, ang ginrant, ang kontrata para sa automated election system. So kapag ganun, hindi na lang ang credibility ng mangyayaring election ang at stake, kundi mismo ang magiging resulta ng plebiscite na mangyayari kasabay ng midterm elections. Kaya ang dami talagang palya doon sa ginagawa, doon sa proseso ng pag-amyenda ng konstitusyon na ginagawa ng Kamara, pati yung huling magtatatak nito, yung plebiscite. Pangatlong punto, tingin natin forum shopping ang nangyayari. Kasi last year, ang inaprubahan ng Kamara, kon-kon, ang magiging pamamaraan ng pagbabago ng konstitusyon. Ang nakalagay pa nga doon sa resolusyon na inaprubahan para daw demokratiko yung proseso. So, tapos, after nung attempt for con-con na hindi inaksyonan ng Senado, ang ginawa naman, pagsuporta doon sa nangyayaring Peking People's Initiative na sa totoo nga ay naging politician's initiative, tapos sa ngayon, litaw naman ay tsa-tsa ng Pangulo. Tapos, ngayon naman, sinubukan din ang CONAS, kaso hindi din gusto ng Senado. Kaya nangyari na itong fourth mode na wala din naman mismo sa ating konstitusyon. Kaya sa nilalaman tsaka sa proseso kung paano ginagawa, mali talaga itong pagtutulak ng charter.